Eto mga kababayan, ito yung alagang freshwater eel po ito. Hindi po kiwit po ito, iba yung freshwater eel mga kababayan. Make no mistake kasi yung kiwit, yun yung nakukuha sa mga palayan o rice eel ang tawag doon. Eto naman po, yung binhi nito, itong ikat na ito, nakukuha yan ito sa dagat. Ayan. So ayan, medyo malalaki na rin itong alaga ni Sir Mel na mga ikat. Ito oh. Ayan oh. Ito mga kababayan, yung alaga ng ikat ni Sir Mel. Ayan. So yung mga unang alaga ni Sir Mel ay naibenta na. Kaya eto, konti na lang itong mga natitira. Ayan mga kababayan oh. Ito. Makikita mo. Sprinkle lang. Nandito sila oh. Ayun, medyo malalaki itong nandito sa mga gilid, no? Ayan mga kababayan, no? Ayan. Yeah, mga kababayan, freshwater eel, igat po ito. Ang breed nito, itong igat na ito mga kababayan, ayun, medyo malaki yun. Ah. Angela marmorata at saka Angela bicolor. Ito po kasi yung talamak na binhe dito sa Isabela. O dito sa Pilipinas. Ito mga kababayan, yung andito yung ikat niya oh. Oh. Ito yung medyo malalaki ng ikat niya dito. Ito mga kababayan. Ito. Ito mga kababayan. Ito yung breed nito, Angela bicolor. Ito mga kababayan. Ito medyo maitim yung kulay. Ito. Ito na lang yung natitira. Ayon kay Sir Mel, ito na lang yung natitirang ikat niya. Ayan, oh. Oh, ganito lang. Maliit lang na, ano ito, concrete pan. Setup niya. Dito lang pinalaki. Ayan, mga kababayan, oh. Tapos, nagyan lang ng water lily. And then, yan, na may naka-steady na tubig na maliit lang yung, ano. Oh, so, yan. Tapos meron din siyang aerator po rito. Ayan po yung aerator, hangin po yan o oxygen na nagsusupply ng oxygen para sa mga igat para hindi sila ano mamatay. Hangin. Ayan po mga kababayan oh. Ayan oh. Ayan yung mga alagang igat ni Mr. Mel. So napakaganda mga kababayan oh. Ayan po yung medyo malaki na mga kababayan. Nasa market size na ito. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan marami sila rito mga kababayan o. Oh. Naka ano sila rito sa ano, water lily. Dito sila nagtatago. Dito sa may dark portion. No? Oh. Ito mga kababayan o. Oh. So, ayan. Ayan. Ayan mga kababayan eh. Nandito sila sa may water lily, ilalim ng water lily kaya hindi natin gaano nakikita mga kababayan oh. Oh. Ayan oh. Ayan sila mga kababayan oh. Nandito sila oh. Ayan. Dito sila oh. Ayan. Nandun sila sa may ilalim ng water lily mga kababayan. No? Nakatago sila dyan. Ayan. Ayan. Makababayan na. Tingnan natin, oh.
Ayun mga kababayan, oh yun. Ito pala yung igat. Ayan. Ito yung igat. So ito, ano tayo? Oh yun, yun. Talagang palos talaga. Ayan, napaka slimy at saka ano, mga kababayan. Madulas talaga. Ito pala yung igat. Oh yeah, mga kababayan. Parang ano pa ito ah. Ayan. Ayan. Ayan mga kababayan. So ayan. Ito, dito marami dito, oh, mga maliliit pa lamang ito mga kababayan, oh. Andito sila sa may ilalim ng water lily. Ayan, nakalilim sila. Ito po yung Angela marmorata at saka Angela bicolor. May nagkahalo na rito kasi. Ayan mga kababayan, oh. Andito sila. Yan yung mga ito na mga kababayan. Parang ano, banana cue stick ang kalalaki nila. Mas malaki ng ano, konti doon sa banana cue stick. Ito mga kababayan, no? Iba-iba yung breed ng ano ito, halo-halo po kasi itong igat ni Sir Mel. Eto, pag ganito na kalalaki, yung Kuroko size, mas maliit po rito, nabibili ng mga 30 pesos yata yun, hanggang 60 pesos. Depende po dun sa klase ng igat, mga kababayan. Freshwater eel po ito, hindi kiwet. Yung kiwet, rice eel na tinatawag, nakukuha sa rice field. Eto naman, nakukuha sa dagat ang binhi nito o sa ilog. Yung mga kababayan. Ito. So ayan, medyo maliliit pa sila dito. Pero may mga halong kon na ito eh. Malalaki. Nandito lang lamang dito sa may ano. Nagtatago dito sa ilalim ng kon ito mga kababayan. Water lily. So andi dyan po sila, oh. Ayan po. So ayan mga kababayan, si Sir Mel, pwede rin imbentahin na resource speaker kung gusto nyong mag-alaga ng mga isda. Kasi kinukuha rin siya ng DOST o BIFAR na isang speaker, resource speaker every time na meron po silang mga seminar o training na kinakandak, ay iniimbitahan po si Sir Mel para maging isa sa speaker nila. Ayan, oh. Ito, maliliit pa ito mga kababayan, oh. Nagtatago sila. Mas gugustuhin nila nandito sa may dark portion ng tubig.
Ayan. So dito, makikita nyo rito mga kababayan. Oh. Ayan po sila. Oh. Ayan, marami. Makikita nyo marami po. Ayan po yung alagang ikat dito. At ang klase ng ikat na ito mga kababayan, ito yung Angula marmolata. Ayan. Marmorata at saka Angula bicolor. Ito po yung prevalent na mga binhi ng ikat dito sa Isabela mga kababayan. Ito naman, ito yung medyo mas malaki, malalaki ito. Ito. Pag napapansin nyo, maliliit lamang po itong concrete pan ni Sir Mel. Ayan, kasi hatchery, mga maliliit pa lang yung binibenta na. Pero dito, meron yung malalaki na rito mga kababayan. Na commercial size po nandito. Nakatago rin lang sila dito sa may Ayan. Ayan o, mga kababayan o. Hindi dyan sila o. Ayan. So, eto. Tatanggalin lang natin itong Ayan, mga kababayan o. Nandito sila o. Ayan po yung Ayan. So ang nilalagay lang pag ito mga kababayan, pag napapansin na meron silang sakit o masyadong malansa, mapapansin daw kung malansa-lansa yung tubig, kailangan lamang kulinisan and then asin lang ang nilalagay rito. Maliit lang yung kapag ka naglalagay ng asin, dapat maliit lang daw yung tubig para maliit din lang yung mailalagay na hindi gaanong magasto sa asin. So yeah, ito mga kababayan. So ang nilalagay nilang dito, gamot, kapag ka nagkakasakit to o mga nanghihina, asin ang nilalagay mga kababayan. Ayan. Yun, medyo malaki to. Nandito sila, nagtatago sila mga kababayan. Oh. Ayan o. Oh. Oh, hawakan natin. Ayan, ayan. Ayun na sila mga kababayan. So hindi naman wala namang kon ito mga kababayan. Hindi naman tayo matitibo rito dahil walang ito. Hindi kagaya ng hito, merong titibuin ka doon pag yung sa hito. Ayun mga kababayan, malalaki na sila. Pwede nang ulamin po itong mga nag-iba dito. Nasa commercial size na po siya. Harvest. Nasa harvest size na. Ayan mga kababayan. So, tingnan natin ulit dito sa may ilalim ng water lily mga kababayan. O eto, napaka swift nila at saka ito. Oh. Ayan mga kababayan. Oh. Malalaki po ito. Ayan. Eto, nagre-range ng 700 to 1,000 ang bentan niya, isang kilo. Dito sa ikat na ito, kaya napakamahal po nito at syempre in demand din nito na klase ng isda itong ikat na ito dahil yung ang lasa nito, yung flavor talagang unique eh. Balinamnam po talaga itong ng ikat ito. Ang lasa ng ikat napakasarap po mga kababayan. Natikman na rin natin po ito. So ayan mga kababayan, ayan nandito sila, nandito, ayan, nandyan, ayan, ayan mga kababayan, ito mga lalaki na to, ayan po mga kababayan, ayan, kapag ka nagkakasakit daw to mga kababayan, ang nilalagay lamang ni Sir Mel ay asin, binubudburan ng asin itong tubig. Pero dapat maliit lamang yung tubig na ilalagay mo para sa ganun ay hindi gaanong makonsumo sa asin. Ayan lamang po at wala nang ibang gamot na nilalagay rito. Asin lamang po ang nilalagay nila kapag ka ito. Mapapansin nila na nanghihina o ayan. At medyo may sakit itong mga alaga. Yung asin lamang po ang nilalagay. Ayan mga kababayan. So tingnan natin ulit dito sa may ilalim. Nandito po sila mga kababayan. Oh. Malalaki na po ito. Ayan. Ayan mga kababayan. Ito yung alagang ikat.
Di natin pwedeng paanakin ito, mga kababayan. Dahil kahit sa bansang Japan, hindi rin nila kaya na i-breed po ito. So, ang inaalagaan po nila, kumukuha po sila sa dagat. Yung mga anak nito na maliliit, o yung glass eel ang tawag po doon, mga kababayan. Ayun po ay nahuhuli sa dagat. At iyon po yung tinatransport na para alagaan. Dinodomesticate po sa ano, kung anong klaseng paalagaan yan, mga kababayan. Sa mga concrete pan o earthen pan, yan sila nag-aalaga. Pero ito, dahil hatchery po ito kay Sir Mel, ito, masikip lamang po itong mga concrete pan niya, ito, mga kababayan. So yan, merong ano diyan, running ano lang to, water. Tapos ito yung labasan ng tubig, mga kababayan, dito. Ayan. Pwedeng mag-drain po ng tubig dyan sa may gitna. Tatanggalin lamang po yan, i-drain na, mga kababayan. So ito, tingnan natin ulit. Ito yung kanyang igat, malalaki na, mga kababayan. O, ayan, o. Malalaking igat na po yan. So yan, tuloy-tuloy po yung pag-aalaga ni Sir Mel. Yung maliliit, binibenta niya ng 32 hanggang 60 pesos. Depende sa klase ng igat, mga kababayan. So yan, o. Ayan, mga kababayan, o. Ayan po yung alaga niyang igat na malalaki. Commercial size na po yan, mga kababayan. Ayan, ito. Ito naman, maliliit pa lamang po ito. Ayan, maliliit. Maliliit pa lamang po ito, mga kababayan. So, ito, nandito. Ayan. Ayan, yung ano niya, nasa ilalim lang sila, mga kababayan. Ayan. Ito naman, merong malaki doon. Ayan, medyo malalaki na rin ito, mga kababayan. Ayan. Ayan po yung alagang igat ni Sir Mel. Ayan, dito sila. Sa may bandang dulo, dito sa may... Ito, makikita nyo rito, nandito sila. Tatanggalin lang natin ito, mga kababayan. Ayan po sila, o. Oh. Ayan. Tapos yun yung malaki. Ayan, may halo-halo. Halo-halo po itong alaga niya. So ito, iba't ibang klase ng igat po ito. Halo-halo lamang po ito, mga kababayan. Pinaghalo-halo lang ito. Ito yung tinatawag na Anguilla marmorata at saka Anguilla bicolor. Yung brownies, yun po yung marmorata. Tapos yung black, mga kababayan, yun po yung Anguilla bicolor. Sinasabi na yung Anguilla bicolor mas madaling lumaki. At hawig ito yun sa nahahawig dun sa igat ng Japan, yung Anguilla japonica. Yun, mga kababayan, yun naman po yung igat nila sa Japan. At talaga naman napakamahal ng benta ng karne ng igat sa Japan o kahit sa mga other Asian countries and sa Europe and US, ay talaga namang sikat na sikat itong karne ng igat, mga kababayan. Ginagawang dili kasi ito, mga kababayan, main dish, lalo na sa Japan, sa China, yung mga yan, Thailand. Ayan, mga kababayan, ito yung isa sa pangunahing pagkain na isda. Ito. At kahit dito sa Pilipinas, mga kababayan, talagang masarap po ito. Nasasarapan din po tayo. Ito yung mga maliliit pa lang ito. Ayan, tatanggalin natin, mga kababayan. Po, ayan po. Ayan. Ayan, yung mga anak. Tapos, dito yung malalaki. Ayan, yung commercial size, ito na. Pwede nang ibenta yan, mga kababayan. Pang-ulam na yan. So, ayan. So sa mga gustong matuto sa pag-aalaga ng igat, ilalagay po natin yung contact number ni Sir Mel. At matatagpuan nyo yung address po ni Sir Mel dito po sa General Aguinaldo, Ramon Isabela, mga kababayan. Along highway lang siya. Kapag nakapunta po kayo rito sa General Aguinaldo Ramon, pwede na kayong magtanong.
At kilalang kilala ko siya rito.